mag-adapt ng routine ng unrealistic na para sa akin. Okay, I can do this. Is yung hair. Ang pangit talaga ng buhok ko dati pa. And hindi ko pa naranasan. Itong ginagawa ko ngayon, hindi to pang expert, guys. Hi, guys. Good morning to all. Kamusta mo? So, I think I mentioned sa akong past na vlog before, sa akong past vlog na ako anong iniingatan ko na yung hair ko. So, I am doing my best na gumawa ng routine. So, I watch a lot of videos, yung mga I went to internet para magbasa ng mga true stories na mga alam mo yung mga relatable, mga practical na way para mag-alaga ng buhok. Hindi yung some kasi ng mga videos na paka-unrealistic, yung mga beliefs. And I know myself na hindi ko kaya, alam ko ugali ko na hindi ko kaya mag-stick sa bagay na parang hindi bagay sa lifestyle ko. Gusto kong mag-adapt ng routine na alam ko na kaya ko, na bagay sa lifestyle ko. Kasi hindi ako pwede nung super time consuming to the extent na talagang unrealistic na para sa akin. Most of the stories, most of the videos and how do you call that? Yung mga blog, mga article na ganun. Mostly, nakita ko doon na for me, okay, I can do this, is yung hair oiling. Binili ko to sa 100 yen shop. Para dito ko ilalagay yung oil. Ganyan. I already washed this, but let's wash it again. Don't go hard, Papa. Sorry, what's your hand? No, stop. I have here, ito. Mostly na recommended talaga is bata pa lang ako, di ba? Coconut oil, lagi mo ito nalilinig, di ba? Castor oil. Malapit na mag-isang taon sa akin to. Siguro kung talagang continuous mo siyang ginagawa, yung pag-oil ko, I think nasa pangalawa or tatlong battle na ako. Kung talagang I'm doing it religiously, pero hindi. Nakailang beses na akong putol para lang baka healthy na. No, walang nangyayari kasi hindi nagbabago yung ugali ko, yung lifestyle ko. Growing up, ang dami ko nakita ng classmate, mga kilala, na ang gaganda ng buhok. I promise you, sobrang ingit na ingit ako sa mga buhok nila. Kasi ang ganda. Yan, trin yung buhok ko. Oh, super unhealthy. And sabi, genetics nga daw yun. Which is, it could be true. Yan. So, ihahalo ko ang coconut oil. Castor oil. Ayan. So, hinalo ko na. And then, i-apply natin siya sa scalp. Suklayin nyo muna bago maglagay ng oil. Ayan. Sinuklay ko na to kanina. So, ganyan siya. Ayan. Yung roots, parang ganyan siya, dyan. And then ito yung ends. Grabe ka split. Grabe ka dry, di ba? So, I will start to, yung mag-trim, i-start ko na kasi hindi ako nagaganyan. After this vlog, i-share ko naman kung ano yung mga habit ko at the moment, ha? Kahit hindi ko inaalagaan yung buhok ko, yung talagang, alam mo yung inaalagaan ko talaga siya. Pero may mga ginagawa ako na I think nakatulong sa akin, nakatulong sa buhok ko, na kahit hindi ko siya sobrang inaalagaan, hindi naman siya ganun ka yung worst yung situation niya. Gets nyo yun? So, may mga habit ako na ginagawa ko at the moment and I want to share that to you guys. But today, kasi mag-wash ako ng hair mamaya, aalis kami. So, gusto ko siya ibaba the whole day until mamaya, nagsashower ko mamayang gabi. So, ito.
First time kong gawin to. Hindi ko ba ito nagawa? Nag-ano ako yung oil, yun nga, marami na din ako na-try na oil. The same story, hindi ko nga na-maintain. Massage lang. Maganda kasi pag nakalagay dito, kaysa sa battle nung ano. Dahil nalalagay siya ng maayos. Yan, sobrang oil nito guys ha. Kaya ingat kayo. Sobrang laki ng ano, pakapalitan ko to. Isa to sa mga ginagawa ko ngayon. This is not my first time to like use this. Napakaganda daw ng benefits pag imamassage mo yung scalp. Itong ginagawa ko ngayon, hindi to pang expert guys. Para to sa mga neophyte. Kagaya sa akin na walang alam din. So I am sharing this kasi gusto ko na ipakita sa inyo yung journey ko. And from time to time, mag-a-update ako. Gagawa ako ng playlist ng self-care, which include everything. My hair, my skin, my facial skin, my... Pinaplano ko din na mag-exercise ako. Yung mga ganong journey ko about sa self-care, isi-share ko dito sa playlist na to, sa self-care na playlist, para ma-share ko sa inyo kung ano ang benefits, kung ano ang result ng mga ginagawa ko. And again, this is not for expert people na talaga nag-aalaga ng buhok, okay? It's for someone like me na gusto magkaroon ng healthy hair, natamad, and genetically, hindi masyado maganda ang hair. Yan. Okay, so dito ko... Itong gagawin, it will be my, this is my first time na mag-share ng mga ganito. And all this time, I must admit, I was so hesitant to share. Kasi sabi, naisip ko, ano isi-share ko? Wala naman akong routine. And I just realized, kasi for how many months now, nag-i-start na ako actually. Dalagaan yung sarili ko. Alam yun, mahalin yung sarili ko. Sa physical din na, you know. We're not getting younger, guys. And for the future, for the future self, gusto kong alagaan yung sarili ko ngayon. Hindi lang yung sa mga anak ko. Kasi na-realize ko, grabe ang alaga ko sa pamilya ko, pero hindi ko inaalagaan ang sarili ko. And it's not right. It's not right. It took me time to realize that, but it's okay. At least nandito na tayo sa moment na naiintindihan at nakaka... Alam mo yung decided na ako na alagaan lalo pa ang sarili ko. Napaka-kuripot ko sa sarili ko, guys. Kuripot. Oo, totoo yan. And I think hindi lang ako. Alam kong tayo lahat, tayong mga ina, ganun. Grabe tayo bumili sa mga pamilya, sa mga anak, sa asawa natin, pero sa sarili natin para tayong pulubi sa sarili natin, guys. And hindi maganda. Dapat, na-realize ko din na alagaan ko din yung sarili ko. Ang dami ko kasing excuses eh. And, takot ako sa routine na ganito guys. Kasi nga, hindi nga ako nag-i-stick. Pero, sa sinasabi ko nga sa inyo this time, gusto ko nang gawin. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Kaya ko din mag-alagaan yung sarili ko. Hindi pa ako nagkaroon ng magandang... texture ng buhok mula ng pagkabata ko. Nung high school ako, ginajoke ako ng mga classmate ko na mahangin ba sa labas. Hindi ko makalimutan ito. Hindi ko naiintindihan. And para, commercial pala yun ang shampoo. Hindi ko maintindihan ko ano yung sinasabi nila sa akin na mahangin ba sa labas. Tapos, tatawa sila. Tapos ako, hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin nun? Yun pala, commercial pala yun ang shampoo. Lux yata yun. Ang pangit talaga ng buhok ko dati pa. And hindi ko pa naranasan maghaba ng buhok bata. Lagi maikli buhok ko. Naalala ko pa na pinaglaruan yung buhok ko dati. Marami na itong pinagdaanan, guys.
And um, 15 nata ako noon. Binuhusan ako ng gas ng mother ko. Buong buho ko nun kasi parang susunugin niya yata ako. Hindi ko alam. Parang gusto niya akong sunugin. Tapos, tinatakot niya ako na sindihan. So, binuhos niya sa akin yung gas. Talagang binuhos niya sa akin yung gas dito. Nagpupunta sa mga, sa mukha ko, sa buong katawan ko. Siyempre, ibang story yan. But naranasan din ang buho ko ng ganun. So, hindi pa talaga ito gumanda. Never. And, hindi sa hindi ako nagpapasalon dito. Of course. Sa tagal-tagal ko dito, maraming beses na din ako na ganyan. Pero, yun nga, hindi ko talaga, like, talagang alam mo yung maintain na iba kong mga ka, mga iba kong kakilala na every 3 months. Alam mo yung, oh my gosh, maririnig ko, ay, mahaba na yung buho ko, magpapagupit na ako, mga ganon. Hindi ako nakaka-relate sa ganon kasi hindi ako ganon. Hindi ako nag-spend ng maraming pera sa sarili ko. Never. Ngayon, na ano, hindi naman kailangan ng maraming pera. Saka na yung pupunta din ako ng salon. Once in a while, from now on, naisipan ko din na magpa-hair treatment every month. Maliban sa ginagawa ko to. But mainly, ang gagawin ko is yung ganito. And so next time, gawin natin, share ko sa inyo yung mga ginagamit ko ngayon, maliban dun sa oil. So, mamaya mag-vlog ulit ako, ang haba na ng video. Ang kasunod nito, mamaya pag-wash ko, mga products na gagamitin ko, and yung paraan kung paano ko siya iwa-wash. So, ganito siya guys. Use this. Or, yung ganon, kung nasa bahay lang kayo, maglagay kayo ng hair cap. Mamaya, mag-vlog ulit ako para i-share sa inyo yung mga products. Kasi may mga products ako dito na gusto i-try. And yung mga products din ang ginagamit ko all this time. Okay? So, mamaya ko i-share sa inyo. Kasi medyo mahaba na to. So, that would be all guys for today. See you guys next time sa self-care natin. Bye guys!